ay nanaig sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Panginoon nang naghirang sa tinubos niyang bayan, nang pupuring mga inirang, masayang nagdiriwang. Magalak tayong lahat, si Jesu Kristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Alleluya, alleluya. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na luba akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupay kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Lumuli ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mong angking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, Tong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan, tangkapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na nanuluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang, O Jesucristo, ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Amen. Manalangin tayo.
Ama naming makapangyarihan, iyong idangal si San Marcos na maging tagapaghatid ng mabuting balita. Sa iyong kagandahang loob, hinihiling namin kami sana'y umunlad sa pagkakaroon ng kanyang kaalaman upang ang mga yapak ni Kristo ay matapat naming masundan sa pamamagitan din ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Maupo po tayo. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro. Mga pinakamamahal, magpakababa kayong lahat at maglingkod sa isa't isa ayon sa nasusulat. Kinamumuhian ng Diyos ang palalo at kinalulugdan niya ang mababang loob. Kaya nga, pasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos at dadakilain niya kayo pagdating ng takdang panahon. Ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong mga kabalisahan sapagkat Siya ang kumukukop sa inyo. Humanda kayo at magbantay. Ang diablo na kaaway ninyo ay parang leong umaatungan at aali-aligid na humahanap ng masisila. Labanan ninyo siya at magpakatatag kayo sa inyong pananalig sa Diyos. Tulad ng alam ninyo, hindi lamang kayo ang nagtitiis ng ganitong kahirapan, kundi pati ang inyong mga kapatid sa buong daigdig. Pagkatapos ninyong magtiis ng maikling panahon, ang Diyos na bukal ng lahat ng pagpapala, ang Siyang magbibigay sa inyo ng kaganapan, katatagan, at isang saligang matibay at di matitinag. Siya rin ang humirang sa inyo upang makihati kayo sa Kanyang walang hanggang kaluwalhatian kasama ni Kristo. Sa Kanya ang kapangyarihan, magpakailanman. Amen. Sinulatan ko kayo sa tulong ni Silvano, isa nating kapatid na lubos kong pinagtitiwalaan. Sa pamamagitan ng maikling sulat na ito, ay nais kong palakasin ang inyong loob at patunayan sa inyo na ito nga ang tunay na kaloob ng Diyos. Manatili kayo sa biyayang ito. Kinukumusta kayo ng mga kapatid na nasa Babylonia, mga hirang na paris ninyo. Kinukumusta rin kayo ni Marcos, ang mahal kong anak sa pananampalataya. Buong giliw kayong magbatian bilang magkakapatid kay Kristo. Ang kapayapaan ay sumainyong lahat, mga tagasunod ni Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mo walang maliw ay lagi kong sasambitin. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Pag-ibig mo poon na di nagmamaliw at sa tuwi-tuwi na'y aking aawitin. Ang katapatan mo'y laging sasambitin. Yaong pag-ibig mo'y walang katapusan, sintatag ng langit ang iyong katapatan. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Umaawit silang nilikha sa langit, ang iyong ginaway siyang dinadalit. Ang katapatan mo puon ay inaawit. Sinong kaparis mo doon sa itaas? Walang ibang Diyos na iyong katulad. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Mapalad ang taong sa iyo'y sumasamba. Sa pagsamba nila'y inaawitan ka. At sa pag-ibig mo'y namumuhay sila. Sa buong maghapon, ika'y pinupuri. Ang katarungan mo'y siyang sinasabi.
pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Tumayo po tayo. Alleluia, 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 alleluia. Ang ipinakong Mesiyas ay karunungan at lakas ng Diyos na tagapagligtas. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon ngayon, nagpakita si Jesus sa 11 alagad at sinabi niya sa kanila, "Humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo sa lahat ang mabuting balita. Ang sumampalataya at mabinyagan ay maliligtas, ngunit ang hindi sumampalataya ay parurusahan. Ang mga sumasampalataya ay magtataglay ng ganitong tanda ng kapangyarihan. Sa pangalan ko ay magpapalayas sila ng mga demonyo at magsasalita ng ibang wika. Sila'y hindi maaano, dumampot man ng ahas o uminom ng lason, at gagaling ang mga may sakit na mapatungan ng kanilang mga kamay. Pagkatapos magsasalita sa kanila, ang Panginoong Jesus ay inakyat sa langit at lumuluklok sa kanan ng Diyos. Humayo nga ang mga alagad at nangaral sa mga tao sa lahat ng dako. Tinutulungan sila ng Panginoon sa gawaing ito. Pinapatotohanan niya ang salitang kanilang ipinangaral sa pamamagitan ng kapangyarihang gumawa ng himala na ipagkaloob niya sa kanila." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Maupo po tayo. Sa araw po ito, na ito, kapistahan ho ni San Marcos, isang ebanghelista. At si San Marcos sa ating ebanghelyo o sa ating mga pagbasa, ay narinig natin ang kanyang pangalan. Siya ay kasama ng mga alagad sa pagbabahagi at pagpapalaganap ng salita ng Diyos. Siya ay kasama nila. Mula sa pagiging kasama, siya din ay naging tagabahagi sa pamamagitan ng pagsusulat ng talata ng mga pahayag ng mga apostol. Isinulat niya ang kanyang narinig mula sa mga apostol, mula sa kanilang pagpapahayag. Kaya nauna ho ang pagpapahayag, saka po ang pagsusulat. Dahil nais ni San Marcos na mabasa at mabalitaan ng lahat kung sino si Jesus. Maganda rin po no, sa panahong ito at pagdinilay natin ay tungkol lagi sa pagpapahayag ng mabuting balita. Lalo na po sa panahong ito ng Pasko ng Muling Pagkabuhay, ang mga pagbasa natin ay lagi nakatuon sa buhay ng unang simbahan kung paano ang mga tao at ang bawat Kristiyano ay ipinahagi ang aral tungkol kay Kristo. Kung paano nila ibinahagi ang mabuting balita. Kaya maganda ring hamon sa atin ito na tayong lahat ay tinatawag na maging ebanghelista.
Hindi ho yung kalsada, no? Tayo ho lahat ay tinatawag na maging ebanghelista, tagapagdala ng mabuting balita. Tagapagdala ng mabuting balita kahit saan tayo nagpupunta. Kaya ho, ang mabuting deboto at ang tunay na deboto ng mahal na pong Jesus Nazareno ay isang ebanghelista. Tagapagdala ng mabuting balita ng poong Jesus Nazareno sa lahat. Kaya sana sa ating pakikipag-usap, sana ang mabuting balita ni Kristo ang ipinapahayag natin. At magtataka sila, no, bakit kaya puro gospel ang kanyang sinasabi? Bakit hindi lang gospel ang sinasabi niya, bumabait din siya? No, mahirap naman. Kung puro nga tayo Bible verse, salbahe ka pa rin, no? Parang hindi yata nagtutugma, no? Kailangan magkasama ho yun. Ang ating pagpapahayag at ang ating pamumuhay, pareho nagbabago. Dahil nagiging authentic witness tayo kung ang mabuting balitang pinapahayag natin ay siya ring sinasabuhay natin. Doon tayo nagiging authentic witness, totoong ebanghelista, tagapagdala ng mabuting balita. Parang hindi yata nagtutugma. Lahat ng post mo, puro Bible verse, pero chismosa ka naman. Pwede ka nga, lagi ka nga praise the Lord ng praise the Lord, pero babaero ka naman. Parang hindi yata nagtutugma, no? Ang mabuting balita na pinaniniwalaan natin, kailangan din humubog sa buhay natin. Kailangan din tumimo at humubog sa ating pamumuhay na ang buhay natin ay tanda din at pagpapahayag ng mabuting balita ni Kristo. Doon nagiging totoo. Doon tayo nagiging ebanghelista. Kung tayo at sa buhay natin, tayo ay nagiging tagapagdala ng mabuting balita. Hindi mo lang kabisado ang Bible verse. Hindi mo lang kabisado ang mga favorite Bible verses mo sa Biblia. Pero ang iyong ipinapahayag ay siya rin mong sinasabuhay. Tagapagdala ng mabuting balita. Kaya magandang ano din sa atin ito, imbitasyon at hamon sa kapistahan ni San Marcos, isang ebanghelista, nagkapagsulat ng mabuting balita at ipinahayag din ito. Sana tayo rin bilang Kristiyano ay mula sa mga ebanghelyo, isabuhay natin ang ating pananampalataya kay Kristo at ibahagi din natin ito sa iba sa pamamagitan ng ating pagsasabuhay at pagbabahagi nito. Ikwento natin yung kwento natin ng pananampalataya. Ikwento natin paano natin nakilala si Kristo. Yan ang good news para sa atin. Huwag natin ikwento yung panghuhusga natin sa kapwa natin. Huwag na natin ikwento yung buhay ng may buhay. Ikwento natin ang mabuting balita ni Kristo sa panahon ngayon. Because the world needs right now is good news. And that good news is from the gospel. No? Kaya ho, gospel, good news ho eh. Ebanghelyo, good news. Saan ho ang dala nating good news ay good news galing kay Kristo. The good news of the gospel. Lahat tayo ay sana'y maging ebanghelista sa panahon ngayon. At ang ebanghelista, kung makikita mo sa salitang ebanghelista, may salitang anghel. Anghel. Hindi ho yung anghel na cute, no? Pero ang anghel din, ang misyon ng anghel, ay ibalita ang mensahe ng Panginoon. Diba? Nagpakita si Gabriel kay Maria. Dala niya ang salita ng Diyos para sa kanya. Sana tayo rin bilang Kristiyano, maging anghel sa bawat isa. Tagapagdala ng mabuting balita, tagapagdala ng salita ng Diyos sa lahat. Yan po ang misyon natin. Yan po ang hamon din sa atin ng Panginoon ngayon.
ang mabuting balita niya ang dalhin. Hindi buhay ng may buhay, hindi ganap ng may ganap. Sana ang ibahagi at dalhin natin ay ang mabuting balita ni Kristo na nagbibigay kaligtasan at kaginhawaan sa kapwa natin. Hindi lamang kaginhawaan ho ang dala ng mabuting balita. Minsan, ang mabuting balita din ay hinahamon din tayo sa ating pamumuhay na maging maayos ang pamumuhay natin alinsunod sa mga aral at turo ni Kristo. Kaya magandang imbitasyon nito, maging ebanghelyo, maging ebanghelista sa panahon ngayon. Dala natin ang mabuting balita na ating narinig, ating nakilala si Jesucristo sa lahat. Amen. Tumayo po tayo. Minamahal ko mga kapatid, ipinahayag ni San Marcos ang mabuting balita ng tunay na Mesiyas si Jesus na Kristo. Hilingin natin sa Ama na tinggi-tinggi ng ating mga kahilingan para sa isang mundong nangangailangan ng pag-asang hatid ng Ebanghelyo. Ang ating itugon, maranasan nawa namin ang kabutihan mo, Panginoon. Maranasan nawa namin ang kabutihan mo, Panginoon. Ang simbahan naway maging isang buhay na tanda ng tunay na malasakit at tapat na pangangalaga sa mga itinatakwil ng ating lipunan. Manalangin tayo. Maranasan nawa namin ang kabutihan mo, Panginoon. Ang mga lumihi sa matuwid na landas, naway marinig ang tinig ni Kristo, ang mabuting pastol na tumatawag sa kanila para magbalik sa kanyang kawan. Manalangin tayo. Maranasan nawa namin ang kabutihan mo, Panginoon. Ang mga kabataan, naway marinig ang tinig ng Panginoon na nananawagan sa kanila sa pagbabalik loob at sa isang buhay na nakatalaga sa paglilingkod. Manalangin tayo. Maranasan nawa namin ang kabutihan mo, Panginoon. Ang lahat ng nagdurusa o may karamdaman, naway makaunawa na mahal sila ng Diyos sa pamamagitan ng pangangalaga at pansin na ibinibigay natin sa kanila. Manalangin tayo. Maranasan nawa namin ang kabutihan mo, Panginoon. Ang mga yumao, naway makapasok sa pintuan ng kulungan ng mga tupa at magdiwang nakasama ang pastol at gabay ng kanilang mga kaluluwa, manalangin tayo. Maranasan nawa namin ang kabutihan mo, Panginoon. Makapangyarihan Diyos, sa tulong ng mga panalangin ni San Marcos, tapat na ebanghelista, inilalapit namin sa iyo ang aming mga kahilingan sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Maupo po tayo. Pinupuri kita, Poon, sapagkat ako'y iniligtas. Mga kaaway di makuwang matuwa mula sa libingan. Tanggapin mo, O Panginoon, ang alay ng bayang
nagdiriwang. Puhunan mong bigay ang alak at tinapay, handog ng pagkabuhay. Tumayo po tayo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan na niyang banal. Ama naming lumikha, ngayong aming ipinagkapuri na si San Marcos ay iyong dinadakila. Tanggapin mo ang aming pagpupuri at sa mga alay na iniahain upang ang pagpapalaganap ng mabuting balita ay maganap ng iyong sambayanan ng buong tiyaga. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Itinatag niya ang iyong sambayanan at ang mga apostol ay salig at katuwang sa pagpapanatili ng iyong pagmamahal na di magwawakas kahit kailan. Kaming sambayanan mo dito sa daigdig ay katibayan ng pamumuhay sa langit. Kaming narito ang tagapagpahiwatig sa pagkakaisa ng tanan sa iyong pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga upo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan. O sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. O sana sa kaitaasan. Lumuhod po tayo. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Hinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iahandog para sa inyong." Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat
sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo po tayo. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, na ang kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen, 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 amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin.
ang kapayapaan. Lumuhod po tayo. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Kailan pa man di mawawala'y pag-ibig mo sa inyong tapat at tunay. Kailan pa man huwag mabahala pagkat kapiling ako't wina. Di na mag-isa mangangamba't mangulila. Kayo'y aking linango, muling sinuyo sa aking puso. Kailan pa man di mawawala'y pag-ibig sa inyong tapat at tunay. Kailan pa man huwag mabahala pagkat kapiling ako't wina. Kahit anong lagim, anong dilim ang tatahakin, kayo'y aalagaan, gagabayan, kailan pa man. Kailan pa man mawawala'y pag-ibig ko sa inyong tapat at tunay. Kailan pa man huwag mabahala pagkat kapiling ako't wina. Announcement. Inaanyayahan po ang mga ministry, organization at samahan ng ating simbahan at lalo tigit ang mga deboto ng Mahal na Birhen Maria na salubungin ang pagdating ng Mahal na Birhen ng Antipolo dito po sa ating simbahan sa darating na April 27, 2024, Sabado. Ang misa ng pagtanggap ay sa ganap na 10 ng umaga na pangungunahan ng ating rektor na si Reverend Father Rufino Siscon Jr.
Mananatili po ang mahal na Birhinang Antipolo hanggang Martes, April 30, 2024. At ang misa naman ng pamamaalam ay sa ganap na ikarim ng gabi na pangungunahan naman ni Most Reverend Roberto Santos, Obispo ng Antipolo, at susundan ito ng alaylakad para sa kapayapaan patungong Antipolo. Makiisa po tayo. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahe ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Paris Finance Office. Ang malilikom po na pundo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan, ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pagsasalo-salo namin ngayon sa iyong banal na dambana ay magpabanal nawa sa amin, at ang banal na pakikinabang ay magpatatag nawa sa mabuting balitang ipinangaral ni San Marcos sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may daladala nilang imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo, taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, para mo ang aming buhay at kaligtasan. Cristo Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mo pinamatayan ay sa isag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinaranal ka na namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inuwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinaranal ka na namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inuwalhati ka namin.